Ang bagong usapan ngayon, kasi may lumabas, oh, bumalabas ang balita ng SWS na kung saan record high na net satisfaction rating ang nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa huling social welfare station survey na isinagawa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Oh, plus 81. Kita, nakikita nyo to. Oh, ayan na. Ito po ay June 22. So, yung huli, April 2022. So, tumaas siya from plus 65, naging 81 na siya ngayon. Grabe, no? Sa, ito yung lumabas noong June 2022. Ipakita lang natin, ha? Gusto ko lang ipakita itong nasa ibaba na graph. Tingnan ninyo, oh. Tingnan nyo yung mga ibang presidente. Ba't ba ganito itong camera? Wala sa hulog. Ayan, ayan, ayan. Tingnan nyo yung ibang mga presidente dyan, oh. Ayan, oh. Lahat sila pababa. O, diba? Kita nyo naman. Parang spaghetting pababa ng pababa ng pababa. Ow! Spaghetting pababa ng pababa ng pababa. Ow! O, diba? Si Aquino, si Ramos, si Arroyo. Ay, si Arroyo. Grabe, ang haba-haba. Pababa pa rin talaga. Bumubulusok. Yan na, ano, dumadausdos. Yan ang talagang dumadausdos. O, oh, ito si sino ba itong Aquino to? Si Corazon Aquino ito isa eh. Ito si Benigno Aquino. Tingnan niyo si Pangulong Duterte oh. Siya lang ang presidenteng umangat. Oh, ito yung sinimulan niya oh, nakita ninyo? Oh, tapos biglang umangat 'to hanggang 81. Siya lang ang presidenteng hindi bumagsak. Kaya ang daming inggit na inggit diyan eh. Oh, ang daming inggit na inggit dyan. Kaya pag pinopost natin, na-miss na natin si Pangulong Duterte. Nakita niyo yung mga post ko sa Facebook, na-miss natin si Pangulong Duterte. Ang daming mga balimbing doon. Oh, sino ba yung mga tunay na balimbing? Yung mga balimbing na dating Duterte na napunta kay Marcos, yan o talaga ang tunay na balimbing. Masakit, di ba? Masakit pakinggan? Oo. Bakit? Hindi naman pinili ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos. So, kung lumipat kayo kay Bongbong Marcos, kayo ay balimbing. Solid balimbing. Bakit? Jolly Wilder, maraming salamat po. O, ikaw din, balimbing ka. Mula kay Pangulong Duterte, lumipat ka kay Isko, ah. At least, si Pangulong Duterte, nung tumatakbo na si Isko, oo, binanatan niya before tumakbo si Isko. Mm. Nung tumatakbo na si Isko, wala siyang sinabing masama. Diba? Joel De Los Reyes, advance happy birthday to me. Uy, happy birthday. I keep up a great job for sending transparent news to every part of Filipino people everywhere. God first. Uy, panalo. Thank you very much, Joel De Los Reyes and Jolly Wilder. Si Pangulong Duterte, ang sigurado ko, meron siyang hindi magandang sinabi kay Bongbong Marcos. So, sa madali salita, ayaw niya talaga. So, yun ang talagang tunay na balimbing. At ito mga balimbing nito, galit na galit sila, maniwala kayo. Galit na galit sila tuwing nagpo-post ka ng... Dito mga malalaman kung sino ang balimbing eh. Bakit? Yung mga Iskonyan na galing DDS... Pag nagpo-post ka about PRRD, tuwang-tuwa sila. Di ba? Oh. Pero yung mga loyalista, yung mga panatiko, di ba? Ano? Pag nagpo-post ka about PRRD, nagagalit sila. Lagi nila sinasabi, move on, move on. Pinandidirian na sila Pangulong Duterte. Yun ang talagang balimbing. Diba, tingnan mo pa nga yung ibang mga loyalistang vlogger. Oh. Kung ano-ano sinasabi kay Pangulong Duterte, yun talaga ang balimbing. Ano sasabihin ko na ba? Sasabihin ko na. Ah, ano yung sasabihin ko? Three letter words? Three words! Oh, ano yun? Oh, kayo na magsabi dyan. I-comment nyo yun. Diba?
sinisiraan si Pangulong Duterte. Dati silang DDS. Tapos nag-Marcos kasi nga wala nang silbi sa kanila si Pangulong Duterte. Oh. Ay, four words. Four words pala, hindi three words. Banat Bay, mali-mali ka na naman. Four words. I told you so. Oh, di ba? Totoo naman. Oh, di ba? Oh, four words, hindi ano ha. Oh, ayan na naman, inggit piket. Okay, oh. Pakita ko lang sa inyo, oh, ito. Para mas malinaw po sa inyo, ayan. Satisfied, 88%. Undecided, 55%. Dissatisfied, 7%. Ang net satisfaction rating niya ay 81. Oh, palakpakan! Gusto mong malaman kung sino sa mga kaibigan mo, Balimbing? I-post nyo to. I-post nyo itong video na ito pag chinap-chap natin na si Pangulong Duterte ay nakakatanggap ng 88% na satisfaction rating. Magagalit sila dyan. Sabihin nila sa inyo, move on na kayo, move on na kayo, move on na kayo. Bakit sila nagagalit? Kasi natatakot sila na ma-compare yung the junior nila dito kay Pangulong Duterte. Nakita naman nun natin sa lahat ng bagay, ang layo. Ay, ito totoo. Sinasabi nila, wag mo i-compare si ano ha, si PRRD kay BBM, magkaiba sila. Oo nga, magkaiba, layo talaga. Si Pangulong Duterte, sobrang tapang. Grabe ang tapang. Tapang. Hindi ho, weak. Oh. Si Pangulong Duterte, ano pa? Grabe malasakit. Meron talagang empathy. Merong puso sa mamamayan. Kaya hindi nagpa-party-party. At the same time, si Pangulong Duterte matalino. Diba? Oy, hindi ko sinabing perfecto. Wala ko sinasabing perfecto. Pero, ang sinasabi lang natin, wala talagang papantay sa kanya. Napakalayo. Yung anim na, eto naniniwala ako dito, anim na taon ni Pangulong Duterte, kung i-compare mo sa buong pamamahala ni Ferdinand E. Marcos Sr., wala. Panalo pa rin si Pangulong Duterte. Mamatay kayo sa inggit. Inggit, pikit. At least si Pangulong Duterte, even if nag-declare na martial law, hindi niya tinanggal ang Kongreso. At kasi imposible nga rin naman, bawal nga naman yun, di ba? Hindi siya naging diktador. Di ba? Hindi katulad nung iba dyan. Sasalita ang gulo-gulo. Banat Bay, move on ka na. Sorry. Ipamumukha namin sa inyo paulit-ulit ang style at pamumuno ni Pangulong Duterte. Paulit-ulit namin sasabihin yan. Mamatay kayo sa inggit. Move on ka na, Banat Bay, inggit ka lang. Inggit, piket, sabihin mo. Hindi kumpleto, ulitin mo. Inggit, piket, ganon. Diba? Karamihan ang naitayo. Oh, ngayon, oh, galing kay Pangulong Duterte. Mabilis kumilos. May mga nag-comment nga doon sa post ko about PRRD. Sabi ko, kailan kaya, ulit na magkakaroon ng katulad ni Pangulong Duterte, ha?
Alam mo, ang sagot nung iba, sayang hindi nanalo si Isko, gumanon yung iba. Ay, galit na galit yung mga loyalista, bumubula ang bibig. Oo, kasi bumubula ang bibig, kitang-kita ko. Parang gumaganon, no? Hindi pwede yun, hindi pwede, hindi pwede. Ganun. Carla Weaver, maraming salamat. Oo, ganun sila. Hindi pwede yun, hindi pwede, hindi pwede. Kaya sabi ko sa inyo, ay hindi ako nagsabi niyan ha, yung mga followers lang. Sabi nila, sana ko si Isko yan, di mabilis kumilo sana yan. Hindi, alam mo, imagine niyo din talaga, no? Kung siguro si Isko, ang dami nang nabago. Within 100 days, ang dami niya nang naayos. Sigurado ako dun. Ngayon, parang ano, na-hibernate tayo lahat. Alam niyo, pakiramdam na na-hibernate tayo, parang... Okay, so mag-start na ba tayo? Ano, kailan ba tayo mag-start? Kailan na ba mag-start ang gobyerno natin? Ah, kailan? Di ba? Bitter pa rin si Banat Bay. Ganon. Di ba ganon yung pakiramdam? Mag-start na ba tayo? Nagsisimula ng gobyerno. Ah, talaga, start na? Parang wala. Ganon. Banat Pai, move on. Ay, sabi nito isa, tama naman. Madami naman na bago si PBBM. Nagtaasa ng bilihin. Tama naman ikaw. May punto ka dyan. At mantakin mo ha, mantakin mo. Isipin mo na lang, mabilis silang kumilos. Ano? Huwag kayong judgmental. Maging patas naman nung tayo dito sa channel natin. Mabilis naman po kumilos sa ibang bagay is CPBBM at ang kanyang gobyerno. Halimbawa, mabilis sila mag-angkat. Mabilis sila magpatawad ng mga kriminal at bigyan ng tsansa. Diba? Oh. But let's give them the ano, huwag tayo maging bias. Ayan, tama. Bilis ang cut yun. Mabilis sila mag-veto. Lahat na halos ng proyekto, binito. Lahat ng batas, binito. Oh. Hindi ako nagsabi niyan, Senator Amy, nagagalit na nga siya. Alam nyo, may bagong balita pa. Ito ha, nakita ko lang sa isang ano. Si Sasroganda Sasot, kilala niyo 'yon. Yung nang away kay Mocha, yung galit na galit kay Mocha kasi ayaw niyang sumang-ayon ni Mocha sa Soji Bill. So bumula yung bibig ng ale. Sabi niya, "Di pwede." Inaway si Mocha. Oh. Yung si Sasroganda Sasot, kilala niyo 'yon. Aba, sabi doon sa isang ano, sa isang balita, sa isang trending news, ewan ko kung totoo yun, pero nung chinek ko naman, parang account naman niya talaga. Sabi kasi ni Sasroganda Sasot, hindi maganda na nagpa-party-party si BBM kasi umaten pa daw ng concert sa Amerika habang state visit. Sa madaling salita, hindi maganda daw kasi yun na nga yung parang ibinibintang o imahe sa kanya na mahilig sa party ang pamilya nila. Which is, sabi ko nga, na naging presidente si Marcos, sunod-sunod ang party nila. Kauna nga, hindi ko nga pinapansin eh. Sabi ko, ano naman problema kapag party sila? Hindi, di ba? Oo, siya si Motherland, ha? Sa katunayan, hindi ko nga pinapansin. Sabi ko, karapatan naman nila yon. Si Dada, galit na galit niya sa party-party na yan eh. Parang nagbubula ang bibig ni Dada pag nagpa-party si Bongbong Marcos. Ay ako naman, sabi ko, ayaw mo sila mag-party. Malay mo, doon lang sila nakakatira ng mga pulisiya para sa gobyerno. Diba? Tinitira nila doon yung mga pulisiya, pinag-uusapan nila, binabanata nila doon. Sinasabi nila, banata natin yung pulisiya ng gobyerno. Oh. Kaya sabi ko kay Dada, okay lang yung party-party na yan. Pero nung nalaman ko
Ha? Nung nalaman ko na nanood pa ng concert sa Amerika, even if kahit 30 minutes lang. Ang dahil lang kasi nung isang bayarang vlogger, di umano, 30 minutes lang naman daw. Whether 30 minutes, 1 minute, 5 minute, 10 minute, 11 minute, hindi magandang tignan. Nasa official visit. Alam mo ba ibig sabihin ng official visit? Bobo nyo naman! Pag ang isang gobyerno ay nasa official visit, tama ba naman mag-concert-concert pa? Diba? O kaya nga tama, sabi ni Boss Dada, may mga tanong nga, business or pleasure? Diba? So ibig sabihin nun, you're there for a official effing visit. Bawal magmura! Insensitive, sabi. Nilab ko to. Hindi, totoo naman. Ako, ulitin ko ha. Ulitin ko. Sabi nga ni, ano, ni Ran Marocelos, bad optic as quoted by Sas Roganda Sasot. Oh, away-away na sila! Unity! Unity! Ow! Unity! Ow! Unity! Ow! Oh, di ba? Oh. Nanood pa ang nakakahiya naman kayo. Sorry ah, pero sa loob-loob ko lang wala, napaka that is so insensitive of you. Ah, bakit may lumalabas na ano doon? Sandali. Dito. Totoo naman. Again, ulitin ko, wala akong pakialam kung magparty sila dito sa Pilipinas. May mga pagkakataon naman din na libre oras nila, birthday ni ganito, birthday ni ganyan. Wala akong problema dyan. Ako, wala akong ano doon, hindi ako, meron naman din silang karapatan. Pero ibang usapan, pag sa ibang bansa, medyo konting kahihiya naman. Diba? Sana lang, ako ha, sana lang po medyo... Eh, ultimo nga kakampi ninyo, sinasabing hindi maganda tignan eh. Sana matuto naman kayong makinig. Eh, alam mo yun, parang ang pangit eh. Sana, sana naman medyo gamitin nyo yung pagiging sensitive ninyo. Yan na tinatawag na walang empathy. Wala talaga. Di ba? Ang pangit eh. Walang kwenta. Oh, sabi nga nung iba, namumroblema na. Namumroblema na yung iba sa kakainin, sa mahal ng bilihin, sa taas ng dolyar. Yung isa nag-co-concert, banat bay, inggit pikit. Alam ko yun ang masasagot nila dito eh. Inggit pikit. Inggit ka lang kasi hindi ka nakasama, nakapunta ng ano. Excuse me, pupunta ako ng Japan sa October, excuse me. Mag-iitsiran ako sa October. Dada, bahala ka na dito. Kayo na lang ni Anharot ang mag-live araw-araw. Pag nandun na ako, kalimutan na tayo lahat. Bye, friend. Radnas Radjesden. Thank you very much. Joke lang po yun, ha.